Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today's video guys, maganda yung topic na i-share ko po sa inyo. Kasi maraming nagme-message sa aking Viber or WhatsApp or sa aking Facebook page, no, na nagpapa-help sila kung paano daw sila makakuha ng house, oh, no, ng bahay nila na, alam nyo yun, na affordable, hindi ganun kasakit sa bulsa. And majority po sa mga tao sa atin na gusto magkaroon ng bahay, is hindi po sila or wala po silang sufficient documents na pwede ipa-approve sa Pag-IBIG or sa bank, no? Kasi marami sa ating mga marami sa mga subscribers ko, ang message nila sa akin is kung paano daw sila makakuha ng bahay na mura na kung saan wala kasi silang work, no? Example, husband sila or retirees or yung iba businessman, no? Tapos wala silang documents like yung certificate of employment, payslip, yan, mga ganyan po. So, hindi sila makapag take ng mga house na gusto nila, even afford nila. Even may pera sila, hindi sila makakuha ng house. Kasi nga, kapag pinasa nila yung documents sa Pag-IBIG, sa loaning, or sa, halimbawa, sa National Housing, or sa bank, is wala silang documents na mapapakita para ma-approve sila doon. So, yun yung i-share ko ngayon. You have two options pala, no? Pwede ka, if may cash ka, bawa, the house is worth 1 million pesos. Ayan. So, kung cash mo siya bibilin, hindi mo na kailangan dumaan sa mga hectic na mga process kasi cash payment ka nga. And then, if naman direct owner ka, hindi siya mga pre-selling na subdivision to, ha? Mga, bawa, direct owner, bibili ka sa seller, yung owner ng bahay niya. So, kung meron kang cash, is madali lang. Hindi mo na kailangan ng mga documents. But, the case is, hindi po ganun kamura or affordable yung mga bahay, if ika-cash mo. Kasi hindi naman lahat po sa atin may hawak na cash na something like 1.5 million, 2 million. So, ganyan na po kasi mga price ng mga house. No, actually, mid-end. Actually, mga ano na yun, socialized housing na yung ganyang pricing yun. Okay? So, you have actually two options kung gusto mo makatipid. Number one is you will be buying mga pasalong bahay. Or in English, assume balance. So, ang sistema kasi dito is merong seller. So, example, nagkaroon siya, kumuha siya ng house niya. And then, tapos na siya, bawa mag-down payment, no? And then, nagma-monthly amort na siya, bawa sa Pag-IBIG or sa bank. Okay? And then, unfortunately, nagkaroon siya ng loss of job. Okay? Nawalan siya, halimbawa, ng trabaho. And, hindi niya na kaya tustusan yung kanyang monthly amortization. So, kung hindi niya kasi babayaran yung kanyang monthly amort, pwedeng ma-remata yung bahay. So, lahat ng mga nahulog niya is wala na. Kumbaga, wala siya makukuha in return. Hindi siya marerefund. Okay. So, ang gagawin niya, is ibebenta niya yung kanyang bahay. Nang price na gusto niya, pwedeng mas mababa. Kung rush, pwede namang mas mataas para tinubuan niya yung kanyang nahulog na payment. Kasi, syempre, nag-appreciate na rin yung price ng property. Okay. So, let's say, si seller, may-ari ng bahay, 3 years ago, kinuha niya yung bahay, or 4 years ago. So, ang total na nahulog niya na for the down payment and the monthly amortization is around 180,000, no? Or sabihin natin mga 200,000 na yung nahulog niya. And then, this seller, yun nga, unfortunately, nawalan siya ng work or wala siyang income. And then, nag-decide siya na ibenta yung kanyang property. Okay. So, dyan na po papasok yung assume balance na sinasabi ko. So, pwede niyang ibenta yung property niya sa price example na, bawa, nahulog niya 200,000. Pwede niya ibenta yun ng 250,000, 300,000, depende sa kanya. And depende rin sa buyer kung magkaroon sila ng agreement. Okay. So, dito na ngayon papasok yung ano ba yung mga options nyo if bibili kayo ng assume balance. So, the number one, which is the safer way, is bibili ka ng yung magkakaroon kayo ng agreement ni buyer and ni seller, no? And dadaan kayo sa kung niloan niya yung sa Pag-IBIG, sa Pag-IBIG, if sa bank, sa bank. So, ang mangyayari is you will be signing papers and then magkakaroon ulit ng documents na ipapasa mo sa Pag-IBIG or sa bank.
in which kailangan mo ulit ng documents ng bawal certificate of employment, payslip, kailangan pasok yan sa monthly amort ng bahay yan. Then magba-background check siya or CI doon sa buyer before ma-approve, and marami po ang documents na kailangan pirmahan. And mostly may mga transfer ano pa yung babayaran, para depende sa developer. Okay? And the second option, guys, na yung pwede nyong gawin kung wala kayong mga documents, no? Meron kang pera pero wala kang documents, is you will have your the buyer and seller will be having an internal agreement. So example, ang house na binabenta niya is 200,000 or 250,000, okay? And then assume balance 'yun, bawa 3 years niya yung nahulugan. Assume balance, so bibili ni buyer, okay? Bibili ni buyer, and then magkakaroon sila ng kasulatan sa lawyer's office, papagawa sila, in which sinasabi 'yon na si seller is binenta na sa buyer yung house, and itutuloy niya yung monthly amortization nun, okay? And then at the end of the pag na fully paid niya na yon yung property, yung title i-release sa kanya. So yun yung mga documents na i-share ko sa inyo ngayon. Actually may mga kinuha na ako mga property na pasalo, no? Mga pasalo. So ano siya, good investment siya if you are looking for yung property na hindi mo kailangan ng documents and you have your money, okay? And ito nga lang siya, guys, hindi siya ganun ka-safe, okay? Bakit hindi siya ganun ka-safe? Kasi hindi to, kumbaga sa Pag-ibig or sa bank, hindi kayo kilala ni Pag-ibig or ni bank, even if nagkaroon kayo ng internal agreement, no? Kasi ang mga documents na magkakaroon kayo is first is this one, okay? Ewan ko kung kita nyo dito, siguro taklobang ko na lang dito. Yeah. So first document na magkakaroon kayo. Yeah. Okay. So ito yung unang document na magkakaroon kayo. So si deed of sale with assumption of mortgage, okay? So ito kasi ang meaning nito, gumagawa kayo ng kasulutan si buyer and si seller, na gagawin niyo, papagawa niyo sa lawyer, sa notary office, okay? Kung saan sinasabi dito that yung seller kalagay dyan, no by all means, na binebenta na ni seller yung property sa buyer, nakalagay yan dito with witness, and then yung mga yung certificate title ng property, kailangan naka-indicate po yan dito sa papel, and then yun, magkakaroon kayo ng signature dito sa mga gilid, okay? And this one should be notarized, so yan po siya, ha, okay? And yung una nyo, kailangan document. So, deed of sale with assumption of mortgage. So, kailangan nyo yan ipanotarize, okay? And then, the second na kailangan nyo na document, if you will be buying assume balance, internal agreement, no? Wait, is this one. Okay, ito. Eto, yan. So, kailangan nyo rin ng SPA or Special Power of Attorney. So, bakit? Ano ba yung nakalagda sa Special Power of Attorney? So, sinasabi kasi dito sa kasulatan na si seller is ginagawa niyang principal in fact, or attorney in fact, yung ginagawa niyang principal itong si buyer, kung saan nakasulat yan dito sa SPA that yung property kapag na fully paid na ni seller, ni buyer, is pwede niya nang kunin yung title, kung sa bank ba yun, nasa Pag-ibig yan, nakalagay yan dyan, to transact, negotiate, pay monthly amortization for yung kanong property yon sa Pag-ibig, ganyan, then to release and receive the originals, the owner's original copy of title yan, for after the full payment yan, and then to sign, execute, and deliver any all documents which may be required for the above mentioned transactions. Yan. Tapos, syempre, yan, to do all other acts which may be necessary to carry into effect the foregoing purposes. Yan. So, hereby granting to the representative full power and authority. So, ang mangyayari kasi dito sa SPA is si buyer, binibigyan kanya ng authorization kung saan ikaw yung mag-act as siya. Okay? So, ikaw yung ano, yung attorney in fact. Okay?
kung saan kapag na fully paid na yung property is pwede ka na pumunta sa bank or kung saan nyo yun ni loan to get the title, okay? And then to sign any documents na kailangan pa doon. So yun siya, parang nire-represent mo siya as attorney in fact, okay? As yung representative. And then yun, meron na kayo diba na deed of sale na with assumption of mortgage, diba? Tapos yung special power of attorney which kailangan naka-notarized po yan. Okay? So the next step is kailangan nyo ng waiver of rights and quitclaim. Kaso hindi ko lang nadala dito, nandun pa sa isa kong office, okay? So yun yung isa nyo pang kailangan. Bakit? Kasi pag pinirmahan ni seller yun is meaning na quitclaim and waiver of rights is inaalis nyo na lahat ng karapatan niya sa property, pag-aari, and yung mga heirs niya. Pwede nyo yun ipasulat sa waiver of rights and quitclaim. Okay? And yun, ipapa, notarize nyo rin. And then, syempre, yung last document na kailangan natin is deed of sale. Yung deed of absolute sale. Kasi iba yung deed of sale with assumption of mortgage. Okay? Iba po yun. So, kailangan nyo si deed of sale, deed of absolute sale, yung full payment na agreement nyo yung seller and buyer na open-ended, para kung halimbawa 20 years to pay yung property and then fully paid mo na, that's the time na ipapa-notary mo yon, and then that's the time na pwede mo nang ipa-transfer yung title ng property from the seller to yourself. So kailangan mo yung deed of sale na yon. Okay? So yon. Yun yung mga kailangan nyo, ha. Ulitin ko, deed of sale with assumption of mortgage, special power of attorney. Mas maganda kung ano, special power of attorney with ano to? With inclusions. Okay yun. So, ganyan. Kailangan naka-indicate sa SPA yung mga specific na gagawin or pwede mong gawin, no? Para walang maging hassle by the time na makomplete mo na yung ulog doon sa property. So, yun. Ano lang nito, guys, advice ko is make due diligence, no? Siguraduhin nyo yung seller is maayos kausap. The property, checkin nyo kung marami ba siyang outstanding balance maybe sa homeowners association, sa bills ng kuryente, sa bills ng tubig. Then check nyo rin yung amilyar kung baka nababayaran ba. And then yun, check nyo sa pag-ibig kung baka naman rematan na to o hindi siya nakapaghulog ng matagal na panahon. Kailangan i-check nyo yun, ha? Kasi internal agreement ito eh. So kapag nagkapirmahan kayo, that's it, no? That's it na. Okay, so yun yung isa sa mga ma-advise ko na pwede nyong gawin if you are eager to buy a house na affordable and then you have no documents, no? Which is, ito actually to, ano to, legal documents to, talagang valid to, in-honor to ng ating government, okay? So yun lang naman yung ating talakayan for today, no? Hope nakapagbigay ako ng maraming information regarding this, kasi marami po tayong mga subscriber na nagtatanong kung paano daw sila makakakuha ng bahay na mura for them or their family or investment. And yun, mostly kasi nga sa kanila is wala po sila documents para doon. So yun lang naman, guys. Siguro the next videos, ipapakita ko yung iba kong mga property na binili na yun, yung mga assumed balance or yun, yung ibang property naman na or lupa na binili ko, yan, mga documents or paano yung, or ano yung itsura, siguro baka mga next week pag nalibre ako itour ko kayo yung mga ibang property na nabili ko, so yun, para makita nyo din yung mga sample ng itsura or, diba, actually yung marami ngayon, kailangan nyo lang is mag due diligence, make sure na yung seller is maayos, yung title okay, and the house is good, no, walang mga hidden na problema pagdating ng panahon. So yun lang, guys. Hope na may natutunan kayo, no? May natutunan kayo sa ating talakayan today. And kung nagustuhan mo yung ating video, huwag mo na makalimutan i-like, share mo na rin to other people, and syempre huwag mo kalimutan i-subscribe ang ating channel and hit the notification bell para lagi ka updated to our next upcoming videos. So yun, guys, marami pa tayong mga paparating ng mga property tour siguro or yun, mga tips if how you could get property. So yun, guys, once again, this is John Critch and thanks for watching and God bless po sa lahat.